dito naman, ito yung shamo natin ng mga babae. Pwede nating benta kung merong gustong mag-avail sa inyo. Pwede kayong mag-message. Bibenta ko na lang ito. Ito mga ka-farmers, meron tayong dalang saging. So nanggaling ito sa palengke, sa suki natin na bibila ng saging. At ito yung mga medyo overripe. Merong iba dito na yung pangit yung tekstura o kulay. Kaya hindi na ito mabenta. So ang gagawin natin dito, hiningi natin ito sa doon sa palengke. At ito yung papakainin natin dito, itong mga manok na ito. So yan ang. Meron pa namang makain ito mga ka-farmers. Pero bumili kasi ako ng saging kanina. Kaya ito, free lang ito. Kaya ito, sa manok natin ibibigay. Ayan. So ito, pagpapiestahan ito nila. Ayan. Kailangan lang natin tanggalin itong balat. Kasi para makain nila. Ayan o. Hirap kasi nakahawak sa camera itong yan o, pinagbiyestahan na nila. Ito pa. So yung iba dito, busog na kasi kani nagpakain tayo ng feeds at saka yung whole corn. Kaya di na siya masyadong lumalapit. Pero mauubos din yan kalaunan. Ayan, lumapit na yung iba. So ganitong pamamaraan, hindi masasayang yung mga saging. Dahil merong kumakain. Yung mga sira ng mga saging sa palengke, sila yung kakain. Hindi naman yan madumi. Overripe lang. At saka pangit yung kanyang balat. Pero sa loob, yan no, mapapansin nyo, hindi naman pangit. So sa inyo mga ka-farmers, kung meron kayong mga suki sa palengke na mayroong mga nagbibenta ng prutas, pwede nyong hingin. So yan o, nag-aagawa na nila. Especially pag gutom tong mga manok natin, talagang ubos agad yan kapag gutom sila. So merienda lang nila nito yung mga saging na nandito. Ito sila oh. Iwan na natin ito lahat dito, sila nang magbukas niyan.
Ito yung mga black rooster natin, mga ka-farmers. Yung isa dito ay naka-reserve na para sa ating kaibigan. So yung kumuha ng white leghorn black rooster nung mga nakarang araw ay nagpa-reserve nito ng isa. So Monday niya kukunin, at yung iba dito ay pwede nating benta. Kung merong gustong mag-avail sa inyo, pwede kayong mag-message. Bibenta ko na lang ito. So meron tayong siguro dalawa yung magiging available nito. So tingnan natin kung merong bibili. Alright. Ito yung ating mga abuhin, mga ka-farmers. Maraming nagtatanong kung ano ng update sa crossbreed natin ng asil at yung abuhin. So ito na po. Yan. So itong yang isa, yan lang yung na-produce natin na babae sa crossbreed natin ng asil na rooster at saka dirty dome na babae. At itong rooster naman, yan, same din. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung kanyang ama. Itong iba, yung ibang abuhin na yan, iba naman yung papa nila. So yung papa nito is yung may pag-aabuhin na may itim-itim. So yan yung update ng ating crosses ng asil at saka yung Dirty Dome Texas at saka yung iba dito is crossbreed ng yung Bardrock. So yan sila. Alright. So ito naman yung abuhin natin na asil. Ito na siya ngayon, naglulugon, pero parang malapit nang matapos maglugon. So yan. So konti lang yung anak nito. So ipapakita ko rin, merong isang anak ito na meron itong isang anak na lalaki. Same ng kulay sa kanya dahil abuhin naman yung ginamit natin. So yan o. So yan naman, mga ka-farmers, yung Brazilian shamo natin na babae. So yan yung nag-cross tayo nito ng yung abuhin natin na asil. Yan yung ginamit natin na inahin. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung kanilang naging anak. Alright. So ito, mga ka-farmers, yung naging anak ng ating abuhin na asil at saka yung Brazilian shamo natin na inahin. So yan yung na-produce itong abuhin ng kulay. So yan, lapitan natin. So yan. So parang babae kung tingnan, pero lalaki po yan. Meron siyang tapi po yan, o palong. So yan, may bangs. Yan, may bangs yan. So bata pa yan. Itong mga kasama niya dito, yan, mga asil natin yan, babae, dalawa. Ito, white leghorn to, wala to. So itong dalawa, asil na. Ang ama nito is yung puti na asil natin, puti na rooster na asil, at saka yung mga ina nito ay yung dalawang asil, yung itim. So meron tayong yung itim natin na asil. So yan yung ina nitong dalawa. So yan ang mapapansin nyo, merong puti-puti ay itim sa gilid, parang sinibalang na asil. So yan oh, yung isa. So yan o, ang lalakas na rin nilang kumain. So kagabi, ang lakas ng ulan, kaya medyo nagkaputik-putik yung mga manok natin. So yan o, asil na asil talaga yung pangangatawan. So bali, trayo ito, except dyan sa white leghorn na yan. So itong dalawang asil.
So ito yung asil natin, yung rooster, at itong dalawang babae na nandito ay white kelso po yan. So yan yung pinagsama natin, pero hindi nangingitlog ito dahil naglulugon, especially itong rooster. So wala pa tayong na-produce na sisiyo nitong mga manok na nandito. So yan o, asil at saka yung white kelso na mga babae. So dito naman, ito yung shamo natin na mga babae. So yung rooster dito tinanggal natin dahil napakatapang, palaging pinapalo yung mga babae natin. Kaya tinanggal ko para hindi masaktan at baka mamatay yung mga inahin natin na shamo. So yan o.